Pasok, Emma. Welcome back. Emma, hindi ka na dapat nagpunta dito. Kailangan kong makasigurong okay kayo. Juan! Mia, sabihin mo sa akin sino mga kasamahan mo. Sino mga kasamahan mo? Pinarinig ko na yung isa. Pinaligan ako ng lalaki. Sino sila? Sabihin mo! Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Hindi ko nga po alam kung bakit ako yung sinisisi niyo eh. Himik. Hanap o tumawag sa akin. Sabi mo na sa opisina na ako, ayoko magpaabala. Paano po pag nagpumilit silang kitain ka, Mayor? Sabihin mo nga, ayoko magpa-istorbo. Hello? Sir Fabio. Sa kabila po sila dumaan. Gusto nila pumunta ako doon, kundi papatayin niya sila. Fabio. Nasa loob ng punerarya si Juan Felipe. Sarado. Mukhang ayaw niyang ipaalam sa mga tao na nasa loob siya. Alamin mo kung ilan yung tao niya. Pinagbabantaan niya si Manaichu. Pag-usapan natin. Dala mo ba? And may I remind you, Alba, that this is unethical. Hindi ko na kailangan problemahin pa yan. Maraming mamamatay, Doc. Parehas ang epekto ng gamot na ito sa itinurok nila kay Emma sa gubat. Pero, nakamamatay ito pag mali ang dosage, lalo pat kung ito'y masosobrahan. Okay. I'm sorry, Alba. I cannot entrust this to you. I'm sorry also, Doc. Sa tingin mo, sa'yo ko lang makukuha yan. Get out. Hello. Kailangan ko si Galiano. Emma? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi mo siya kailangan gawin? Kapag hindi ko hinarap si Mayor, baka masaktan niya si Namanay. I can't do this, Camila. I will do this. Papatayin ko to! Baba! Baba mo yan! Emma! Papatayin ko to! Baba! Dali! Emma! Emma! Tumakbo ka na! Emma! Emma! Tumakbo ka na!
abutin mo. Tanggalin mo. Dali. Choklat, dali. Talagan mo ako, Fizz. Choklat, bilisan mo, choklat. Teka, sandali lang. Bilisan mo. Choklat. Iyay ka lang, ma. Dali, ito na, oh. Ay, teka. Aray. Teka, ito. Bilisan mo, choklat. Sabi ko, Fizz, baba ko pa. Ikaw ang bumuha sa akin nito, Fizz, okay? Ikaw ang bumuha sa akin. Hindi ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako, wala akong kasalanan. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa kan... Nating umalis dito. Tara. Hayaan kong liparin na parang abo ang mga kasalanan mo. Bumalik ako mula kamatayan dito para singilin ka sa lahat ng ginawa mo. Bakit mo pinatay si Javier dito? Bakit mo ko inipit? Sasasabi mo! Sinungaling ka. Sinungaling ka.
sinasabi ko. Pinatay mo siya, Chef. Pinatay mo! Pinatay mo yung anak ko! Si Mayor? Inostage kayo dito? Oo, inostage kami ni Mayor. Nalulukring na ata, sinama pa, pati mga bodyguards niya. Wala naman kaming inabutan, ah. Aba, sir, siyempre umalis na yun at tumakas kami. Oo nga, alangan naman intend niya pa kayo, tapos i-welcome pa kayo dito. Eh, bakit naman kayo niya i-hostage, di ba? Dahil sa akin. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin. At kung bakit ako yung sinisisi niya sa pagkamatay ng assistant niyang si Ivan. Pero nung isang araw, binaril niya ako. Mabuti nakaligtas ako. Kaya nagtago muna ako. Pero kanina, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Nasasaktan niya daw si Namanay Itcho kung di ako magpakita sa kanya. Na wala kang karapatan na saktan ako. Ako ang batas. Naiintindihan mo, naririnig mo ako. Ako ang mayor. Wala mo makakatalo sa akin. Pero nawalan ka. Talo ka na. Dahil nawala siya. Siya na nagmahal sa'yo. Siya na nagtiwala sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo siya. Hindi. Hindi. Hindi ko siya pinatay. Si Emma! Si Emma! Pumatay! Kasalanan mo. Dahil magsasabi na siya ng totoo. Sasabihin na niya kung sino ang mga pinatay mo. Si Justino? Si Dimatibag, si Marvin, ilalaglag ka niya, kaya pinatay mo siya. Mahal ko siya, Ipan. Hindi ko siya pinatay. Mahal ko siya. Magsinungaling ka pa, hindi mo na siya makikita ulit. Inuulit ko, Tito Juan Felipe. Bakit mo pinatay si Javier? Bakit mo ako pinatay? O ako lang ba yung gusto mo mawala at nadamay lang si Javier? O meron ka pang ibang dahilan? Nakita mo siya, Ivan. Nakita mo siya kanina eh. Pero bigla siya nawala. Gusto ko siyang makausap. Parang awam na gusto ko na. Huwag ka nang magsinungaling! Sinasabi ko sa'yo, magsinungaling ka pa. Hinding-hindi mo makakausap si Ivan. Parang awa mo na. Gusto ko siya makita eh. Paano Marvin si Ivan eh? Parang awa mo na. Mahal mo siya? Mahal ko rin yung anak ko. Mahal ko yung anak ko. Pero yung mo yung pumigil sa'yo para patayin siya. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Magsabi ka ng totoo. Sige. Aminin ko na. Si Dimatibag, si Marvin, ipatay ko sila. Sabihin ko sa'yo kung sila pinipig. Yung tao ko, si Bala, si Leandro Lago, sila may alam, sila. Hindi yan ang tinatalong ko! Sabihin mo sa akin! Bakit?
Carla! Kailangan niya magsalita! Tama na, mapapatay mo siya! Carla! Ano ba? Fabio! Sayurin ang buong gubat. Mahanap nyo lang ako. Tadyan ninyo. Bumalik ako mula kamatayan dito para sa Mininga. Sa lahat ng ginawa mo. Bakit mo pinatay si Javier? Bakit mo ko inipin? Murto ka na! Wala kang karapatan na saktan ako. Ako ang patas. Naiintindihan mo, naririnig mo ako. Ako ang mayor. Makakatalo sa akin. Pero nawalan ka. Talo ka na. Dahil nawala siya. Siya na nagmahal sa'yo. Siya na nagtiwala sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sabi ko, magbago ka! Ikaw ang gumawa sa akin nito, Felipe! Ikaw ang pumatay sa akin! Hindi ako! Wala akong kasalanan! Hindi ako! Wala akong kasalanan! Ah! Balita na ba kayo kay Juan Felipe? Wala, Mama. Kahit sa apartment ni Ivan, wala siya. Na balita.
Gayun lang ay amin pong natanggap ang isang video na naglalaman ng nakakagulantang na pagtatapat ni Mayor Juan Felipe de la Torre. Narito po, panoorin ninyo. Magandang araw sa inyo. Nandito kami para kay Mayor. Mansion po tayo, Mayor. Kailangan natin umalis sa Las Espadas. Hindi ako pwedeng umuwi. Hindi na ako pwedeng umuwi. Sinulabog ang buong Las Espadas nitong umaga nang kumalat ang video ni Mayor Juan Felipe de la Torre na umaamin sa krimen ng pagpaslang kina Royer Di Matibag, ang umakong sospek sa pagpatay kay Justino Sebastian at kay Marvin Cruz. Kasabay ng pagsabog ng mga rebelasyong ito ay ang bigla ang pagkawala ni Mayor de la Torre. Nasaan kaya siya ngayon? Kahit ang kanyang pamilya ay walang sagot. Pero ang pangako ng pulisya, siya ay mananagot. Ngayon, ligtas na kayo ni Emma mula sa kanya. Pero wala pa rin balita kung anong totoong nangyari sa akin. Sa anak ko. Iyon na sinabi sa akin ni Juan Felipe na may tumawag sa kanya at pinapupunta siya sa abandonadong building na yon. It wasn't his idea na pumunta doon sa building na yon at i-confront si Emma. Pero binaril niya pa rin si Emma. Hinostage ito kasama ang mga kaibigan nito kagabi sa funeraria. Nandito rin kami dahil sa pag-amin ni Mayor na siya raw ang pumatay kay Marvin Cruz. Kaya kung sino man sa inyo nakakaalam kung nasan siya ngayon, mabuti pa magsabi na kayo. Ilang beses ba namin sasabihin sa'yo? Wala kaming alam! I will not stand here and be interrogated like this! Luciano! Gamot na binigay ni Dr. Ruiz. Pinaamin na siya sa totoo. Pero wala pa rin doon yung pagkamatay ni Javier at tong sa'yo. Paano kung wala talaga siyang kinalaman sa lahat ng to?
palagay ko, wala rin siyang kinalaman sa pagkamatay ng boyfriend niya. Camila, paano kung may ibang tao pang kasama sa gulong to? At ang gusto niya, isipin natin na si Juan Felipe ang may pakana ng lahat. Kahit gantian mo ang lahat ng bumugbog sa kanya, hindi pa rin sila ang tunay na pumatay sa kanya. At alam ko kung saan mo mahanap ang tao na yun. Para tunay ka ng makagante, Mayor. Sir, gawa na po. Good. Tingnan natin kung sino mananalo pag pinagsabog natin ang isang baliw na babae at isang baliw na mayor.